6,000 pesos. So kailangan natin ng apat na piraso, kaya naman may gastos tayo ng 24,000 pesos para sa ating solar panels. At hindi pa dyan nagtatapos kasi hindi pa yan gagana dahil ang voltage na mag-produce ng ating solar panel ay DC volts. So kinakailangan natin ng inverter, or ito yung mag-convert ng ating DC to AC voltage para magamit natin sa ating aircon. So bihira yung nagbibenta ng 1.2 kilowatts na inverter. Kailangan natin around 1.5 lang kasi 1,200 yung panel natin. Wala naman nagbibenta ng 1,200 watts na inverter. Usually, ang rating yan, 1 kilowatt, 1.5 kilowatt, or 2 kilowatt na inverter. So, mapupunta tayo doon sa 2 kilowatt na inverter. So, ang presyo ng mga 2 kilowatt na inverter ay nagpa-price rate siya around 20,000 pesos. So, ibig sabihin, mas mataas yung ating inverter kaysa sa ating solar panels. So, syempre, rough estimate lang to. Minsan, umaandar yung preso, 1,200 yung kukonsumo mo. Minsan naman, fan lang yung umaandar, mababa lang yung consumption. Pero para for the sake of simple calculation, sabihin na natin 10 oras sa andar yung compressor mo sa buong magdamag. At syempre, kinabukasan, hindi pa naman agad tirik yung araw or maaaring maulap or umuulan kinabukasan at hindi pa gagana yung solar panel mo. So, kinakailangan mo ng at least 10 pirasong baterya para mapagana ng 10 oras yung iyong solar panel nito, nasa around 10,000 pesos. So ngayon, kung bitin natin magkano ng lahat ng gastos natin, 24,000 sa solar panel, pwede mo mabasa, mabasa yung presyo ng baterya. So for our example, 60,000 dahil 10 oras natin sa kailangan, ang total natin ay nasa around 114,000 pesos. Ngayon, para sa inyong nalagdagang informasyon, siyempre kahit pirik yung araw, hindi pa rin sapat yung ating 4 na pirasong solar panel na 300 watts dahil yung efficiency niya ay nakadepende sa estimated 1,800 watts to more or less 2,000 watts ang consumption niya during starting. So, bukod dyan sa solar panel efficiency, bukod sa sinag ng araw, pwedeng uulan minsan, hindi ba natin diniscuss dito yung battery depth on discharge? Hindi mo naman pwedeng i-drain yung ating baterya ng 100%. Kailangan may matira dyan. Kasi pag na-discharge yan, total 100%, ay masasira yung baterya mo, pipil ka na naman. So, ang laki ng nagastos natin, 6 digits. Actually, wala pa nga dyan yung cost ng mga wirings, ng labor. Sabi natin, wala kang binayaran sa labor kasi ikaw mismo yung nag-install. At the same time, di pa rin natin sinama yung mga breaker, mga surge protectors, at iba pa mga protective devices na kinakailangan para sa safety ng mga tao sa bahay nyo. Siyempre, pag hindi mo alam yung mga safety equipment, safety protective devices, pwede masunog yung bahay nyo kung problema ka pa. At the same time, kung walang protective devices or substandard yung wires na ginagamit, magkano yung magkagastos natin? Rough estimate, 114,000. I-dividean natin yung 114,000 expenses para sa ating solar panel system divided by 36,000 pesos at lalabas na 3.167. Ibig sabihin, 3 taon mahigit bago natin mabawi yung ating in-invest. Bukod ang break-even na tayo, yung return of investment ay after more than 2 pa tayo sa ating investment. So, kaya naman kailangan natin talagang pag-aralan bago natin pasukin ng isang bagay. Ang video ito ay hindi para i-discourage kayo kung kayo mag-install ng solar panel. Actually, ako mag-install ako ng sarili kong solar panel. Pero, ang video ito, ang main purpose ng video kong ginawa ngayon ay para basagin yung mga expectation, yung mga false expectation, false hope ng ibang mga tao na nais magkabit ng solar panel sa bahay. Pangit naman kasing paasahin mo yung ibang tao na after 3 years, 4 years, mababawi mo ng investment nito at forever, libre na yung babayaran ng kliyente o wala ka na babayaran sa electric bill. Hindi totoo yun. Ngayon, kung gusto mo talagang makatipid sa electric bill, sa aircon mo, ay palitan mo yung aircon mo. Bumili ka ng inverter type na aircon. Kagastos ka siguro, ang presyo nun, yung 1.5 horsepower na sa more or less 40,000 pesos. So, ang matitipid mo sa iyong electric bill, sa aircon mo, around 30% to 40%. Kasi mas mahina yung energy consumption, mas mababa energy consumption ng ating mga inverter type na air condition system. At sa loob ng 2 to 3 years, bawi mo na yung pinambili mo ng iyong aircon. So, yun talaga ang solusyon. Bumili ka ng inverter type na aircon. Hindi ako isang eksperto sa solar power system, pero in my point of view, mas makakatipid ako sa pag-install nito kung hindi ko gagamitan ng baterya. Bakit ako